Good morning. Let's start the first reading for Our Lady of Mount Carmel. Opening hymn, O Bright Flower of Mount Carmel. O bright flower of Carmel, thou blossoming vine, the splendor of heaven, O Jesus divine, the child-bearing virgin, most stainless, most mild, thy privilege grant to each Carmelite child. O star of the wild sea that shineth serene, as seen by Elias, our Carmel's bright queen, typified by the clouds that rose over the waves of the seas that Mount Carmel's base gently lays. Opening prayer, please kneel. Prayer to Our Lady of Mount Carmel. Together, hail, beautiful flower of Mount Carmel, fruitful vine, splendor of heaven, uniquely graced, child-bearing virgin, gentle mother, patroness of Carmelites, and star of the sea. Pray for us who call on you. Amen. Reading, the Virgin Mary has always been proposed to the faithful by the Church as an example to be imitated, not precisely in the type of life she led, and much less for the social cultural background in which she lived, and which today is scarcely exists anywhere. Rather, she is to help us as an example to the fruitful for the way in which in her own particular life she fully and responsibly accepted the will of God, because she heard the word of God and acted on it, and because charity and a spirit of service were the driving force of her actions. She is worthy of imitation because she was the first and the most perfect of Christ's disciples. Short personal reflectives in silence. Am I ready to respond with a total self-giving to God's will? How have I responded to my responsibility? Have I been floating along, not really caring for whatever happens? Have I tried to help another fulfill his responsibility? Response: Mary, you are the selfless space where God became human. You are the silence in which God's word can be heard. You are the free woman subject to none, not even to the powers of evil. You are the honor of our race. You are the joy of our people. O Blessed Virgin Mary, you are praised by all generations. Amen. Intercessions. The mercies of God endure from age to age, working marvels for the people. With grateful heart we pray. O God, holy is your name. Mary's yes brings salvation to the world. Let all of our choices promote life and give you praise and glory. O God, holy is your name. Mary's yes to God brought motherhood and martyrdom of heart. Bless all parents who bear deep suffering in their children. Be their refuge and strength. O God, holy is your name. Mary is blessed among women with the joy all ages have awaited. Through her intercession, free all women who are in bondage and who lead lives less than human. O God, holy is your name. Mary went in haste to support
and to share the mystery of new life with her cousin Elizabeth. Teach us how to share with others the fruit of the Spirit in our lives. O God, holy is your name. In silence, let us pray for our personal intentions. Together, O God, holy is your name. Closing prayer together. O God, in the fullness of time, you called the Virgin Mary to be the mother of Jesus. As we celebrate Mary's entrance into the mystery of redemption, grant us the grace of opening our lives to all that you would call us to be. Give us the mind and heart of Mary, that we may bear Christ to the world. We ask this to our Lord Jesus Christ, incarnate Word, one with you, source of all life, and with the Holy Spirit. Amen. Amen. Please rise for the closing hymn. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you.
Magsitayo po tayong lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria at naglisya lalang ni Espiritu Santo. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Ganapin sa akin ayon sa wika mo. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawan tao at nakipamayanan sa atin. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa na iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparaan ng unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparaan ng unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparaan ng unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang panalangin kay Jesus ang mabuting pastol. O Jesus, mabuting pastol, masdan mo kaming nagtitipo na tagbubunyi. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastol. Tawag mo'y tungo sa dang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan? Kailan may di mo kami tinalikdan? Sa paglapit mo, takot ay napaparam. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Buting Diyos Anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mong banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at naikasimdinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin, akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon, ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming magapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparoot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan, labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan. Sapagkat marami kayong inutang na buhay, magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toroy, hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutugon? Bakit kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot, at ni ayaw natanggapin yung aking mga utos? Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kayo naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo aking pagwikaan, upang sa inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki iyahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang bienang babae, at ang kaaway ng isang tao ay ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. At ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala." Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung meron mang isang bagay na walang lugar sa pagiging Kristiyano, ito po yung tinatawag nating
mediocrity. Sabi nga nila, mediocrity has no place in Christianity. Ano ba itong tinutukoy na mediocrity? Paano ba natin maintindihan ito? Ang mediocrity, para sa simpleng pagpapaliwanag dito, ito yung tinatawag nating sunod-sunod sa agos. Kaya yung isang taong mediocre, kung nasaan yung lahat, karamihan, dun din siya. Kung anong ginagawa ng nakakarami, ganun din ang gagawin niya. Kung ano yung pagpapasya ng nakakarami, aba doon din siya. Kumbaga, wala siyang paninindigan kung ano yung tama at totoo. Kaya nga sunod-sunod lang siya sa agos. Kung nasaan ang agos, doon din siya. And in Christianity, mediocrity has no place. Bakit? Sa Kristyanismo, kailangan mong magkaroon ng panig. In Christianity, you have to take sides. Hindi pwedeng kung nasan yung marami, doon ka. Yung nasan yung marami, nandun ka din. Pero sa pagiging Kristiyano, kailangan mong pumanig. At ang hamon ng Ebanghelyo sa atin ay pumanig kay Kristo. Kaya nga sabi ni Jesus, "Do not think that I have come to establish peace. I have come to establish the sword." Bakit? Paghihiwalayin ni Jesus yung mga sunod-sunod lang sa agos, at saka yung may panig sa Kanya, yung may paninindigan sa Kanya, yung ipinaglalaban ang Kanyang side, kumbaga. And that is where we can be separated from one another. Kaya nga sa isang household, we can be divided. Bakit? Eh, pwedeng mangyari na sa isang community, isang pamilya, yung iba sunod-sunuran lang kung anong naririnig nila na marami, ginagawa ng marami, yun ang ginagawa. Pero marami din may paninindigan sa kanilang pananampalataya na kahit anong mangyari, ang panig nila ay panig kay Kristo, panig sa kanilang pananampalataya, panig sa kanilang simbahan. At hindi sila naitatangay kahit anong mangyari. Kaya mga minamahal kong kapatid, napakaganda ang ebanghelyong ito. It's a very strong message for all of us. Why? We have to ask ourselves, anong klaseng Kristiyano ako? Kristiyano ba ako na mediocre? Sunod-sunuran lang kung nasaan yung nakararami, kung ano yung pasya ng nakararami, kung anong ginagawa ng nakararami, yun din ang ginagawa ko. Sumusunod lang ako kung nasaan yung agos. Or, ako ba isang Kristiyano na panig kay Kristo, that I stand for Christ, that I stand for my faith, that I stand for my church. Gaya ng sabi ko, sa pagiging Kristiyano, kailangan nating magkaroon ng panig. At sana, ang panig natin ay para kay Kristo. Pangalawa, alam niyo, isa sa mga bagay-bagay na hinihingi sa atin at expected pa sa atin ay tinatawag nating loyalty. Kaya ngayong mag-asawa, pag ikaw ay nagpakasal, aba, expected na loyal ka sa asawa mo. Kung nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, aba, expected na loyal ka sa kumpanyang yan at hindi yung katabing kumpanya.
O sa isang kaibigan mo, dapat loyal ka sa kanya. We are all asked to be loyal. At ang isa sa loyalty is a loyalty to the family. Loyalty to your husband or wife, sa parents mo, sa mga anak mo, sa mga kamag-anak mo. Pero sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, we all have important loyalties to hold on to. Pero isa sana ang pinakamataas na loyalty. And that is loyalty to Christ. And loyalty to Christ and His gospel. It's above every human loyalty. Ibig sabihin, pag dumating yung panahon na yung pamilya mo, kaibigan mo, kumpanya mo, partido mo, pag ikaw ay politiko, kahit ano ba yan, at sila ay magiging hadlang sa iyong loyalty kay Kristo, you will have to choose which loyalty is more important and which is higher. At ang paalala ni Jesus, no human loyalty is above loyalty to Christ. Because loyalty to Christ is above even to family loyalty. So, habang minemaintain po natin ang loyalty natin sa pamilya natin, kumpanya, kaibigan, huwag nating kalilimutan. May mas mataas na hinihinging loyalty sa atin. Loyalty kay Kristo, loyalty sa pananampalataya, loyalty sa simbahan. Ito yung mga pinakamatataas. Kaya mga minamahal kong kapatid, napakagandang ebanghelyo natin ngayong araw na ito at ipinapaalala sa atin, unang-una, dalawa lang pagpipilian natin. It's either mediocre ka o may paninindigan kang Kristiyano na may panig kay Kristo. Pangalawa, we hold dear our loyalties, human loyalties, pero sana, dearest above them all is our loyalty to our Lord. Tumayo po tayong lahat. Kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na magiging sikat tayo. Naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. At ang inyong itutugon, Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging matapang at lagi ng tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga kabataan naway magkaroon ng lakas na mapaglalabanan ang impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig, at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga pakikibakas sa buhay. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa
at bigyan mo kami ng lakas na kumilos ng mayroong pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao ay nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos
Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilhod po tayo para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan
na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyong lagi ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.